ako, sandali lang, may ikikwento ko tungkol kay Sam dito sa ano, show. Ano? Ha? Sa Zorb? Ano? Ano ba yung Zorb? Yung Zorb? Yung Zorb na parang... Yung kay He-Man, Laser Zorb! Ano yung Zorb? Then you're dalawang tao na nasa loob ng bola tapos you'll go down the hill. Ah, ano? Yung nasa loob ng bola sa irorolyo, itutulak. Hindi mo alam kung saan ka lalanding. Ang eksena adventure, kami dalawang nakastrap sa Zorb. Paggulong ng Zorb, ang Sam Milby umutot sa loob ng Zorb. Ako umutot? Ang pao na utot ni Sam! Sa loob ng Zorb? Eh, ba't kulob? Ako, never! Nakakameraman eh. Oh, kameraman kakalabas pa lang, tapos umutot siya eh. So, nakakaloka ka sa ako, hindi ako yun. Sa loob ng Zorb. Alam mo lang ako. Promise yung hindi, alam ko yung amoy ng utot mo eh. Unique. Ha? It is very unique. Ako umutot, no? Sa... Nakaka-offend. Bihira lang talaga. Alam mo, na-offend ako. Bakit? Sa loob ng Zorb na kulob. Umutot ka, tapos hindi ka man lang nag-invite. Nakakaloka. Ikaw. Magpatay tayo. Jim. May mga kaibigan kang nakachika namin, Casey. Tapos ito kasi, pag nakikipagchikahan sa telepono sa kaibigan niya, ayaw na bumitaw. Naabot ng ilang oras, sobrang hook na sa chikahan. Na kahit anong ginagawa niya, chika pa rin chika, hindi mo pinuputol. Yung iba kasi, ay, si CR lang ako, tawagan kita ulit. Ikaw hindi. Kahit sumi-CR ka, dalibabad ka pa rin. Kaya si Hodong umiihi ka. Paano mo alam yun? Ano ka ba? Meron akong kaibigan mo na nakausap ko, rinig na rinig niya raw ang ihi mo, nakakaloka. Iba raw ang tunog. Sinong kaibigan? Sabi ng kaibigan mo, natakot ako. Yung tunog ng ihi niya, kala ko may bumbero, iba ang tunog. Malakas akong uminom ng water, kaya maganda yung balat ko. Correct. Ang sakit mo magsalita, Casey, ah. Bakit kayo ganyan? Lagi yung tinitira. Alam na alam niyo yung kahinaan ko. Pagbalata ng chika, ano, offend ako talaga. Pero ito pa, bukod dyan sa mga extreme na eksena ang pinag-uusapan natin, extreme generosity rin ang talagang naramdaman sa inyo ng mga taong naging malapit sa inyong dalawa. Kasi ito pong dalawang to, sa sobrang close na sila sa mga staff nila, o yung iba nga daw, kahit hindi pa masyadong close, pag may nawawalang gamit, pinapalitan nyo. Merong nagkwento sa amin yan, pareho daw kayo, merong staff ng show nyo o kasama nyo sa isang programa na wala ng cellphone, tapos pinalitan nyo. So idol, at saka yung isang staff ng Star Magic, si Ate Gian, may nagnakaw ng phone niya. So, tapos pinalitan mo. Tapos nagulat daw siya nung pagpalit mo ng phone. Yun yung nawawala niya. Yun din. Ikaw din. Ugali mo rin yan. Pag may nawalang gamit ng kachika mo, pinapalitan mo. Cellphone din. Namimigay ka rin ng cellphone. Totoo? Sino binigyan mong cellphone? Mga ano, yung writer ko nung morning show ko. Ganun. Ilan nabigyan mo? Yun lang yung naaalala ko yun. Di ba magkaibigan naman tayo? Nawawala kasi yung phone. Nasabi na eh. Pero eto pa, merong malapit tayong kaibigan na kaibigan mo na kaibigan ko rin. Na shinare niya sa akin yung isang hindi niya makakalimutang karanasan niya sa'yo. Si Kay Brosas. Shinare sa akin ni Kay Brosas. Si Kay Brosas, isa po sa mga napakaraming Pilipinong na biktima ng undoy. Binaha na sa lanta yung bahay niya. Tapos walang, nangarag lahat ng gamit niya. Patay, alam ko na. Nawala, sobrang depressed na depressed si, ano, si Kay Brosas kasi wala siyang nailigtas sa mga gamit niya, nawala. Tapos, si Casey, nagulat daw siya, sobrang napaiyak si Kay Brosas kasi may dumating doon na 7 boxes galing kay Casey. Totoo, nagpadala ka rin ng 7 boxes. Nang goods. Totoo? Oo, totoo. Tapos pagbukas ni Kay Brosas, naiyak daw talaga siya kasi yun din yung mga nawawala niyang gamit. Dumiretso lang pala sa bahay ni Casey. Gandang gabi ka, pamilya! Gandang gabi, Juan! Yes! Magandang gabi at magandang maganda tayong lahat!